ang simpleng pagtulong ni Hippo na uwi sa ganito? Dapat sana'y naghahanda sa finals pero iba si Herlyn dahil abala siya sa kanyang sunod-sunod na charity works. Isa sa kanyang binisita ay ang tahanan ng mga elders and children with disability ng Missionaries of the Poor at dito naganap ang hindi niya inaasahan. Bukod sa pag-abot ng tulong, nakipagkwentuhan din si Herlyn sa mga matatanda at nakipagkulitan sa mga bata. Nakiselfie sa bawat isa at ibinahagi niya ito sa kanyang Facebook. At ito na nga, sa isang litrato ni Herlyn kasama niya si tatay na naka-green. At may nag-comment dito na kilala niya umano si tatay. Siya si tatay Danny, taga sa kanila at matagal na nila itong hinahanap. May isa nga nag-comment na gustong makasigurado kung kilala nga talaga nila si tatay Danny. At ito na nga, isang nangangalang Joanne ang nagdetalye. Ayon sa kanya, di ko mapigilan hindi maiyak. Salamat sa Diyos at buhay ka pa Kuya Danny. May pagkakataon pa akong makabawi sa lahat ng ginawa mo para sa aming magkakapatid at lalo na sa mga anak ko. Sobrang saya ng puso ko Kuya Danny. Sobrang hindi ako makapaniwala kung makakauwi lang ako para mayakap ka Kuya. Mahal na mahal kita Kuya Danny. Isa ka sa mga tumayong parang naming magulang na din. Dadalaw na sila dyan sa'yo. Ayon sa mga sumunod na comment ni Joanne, inampon umano ng lolo at lola niya noon si Tatay Danny. Napakabait daw nitong tao, ngunit lumayas ito at mula noon hindi na nila matagpuan. Ang akala umano nila patay na si Tatay Danny, kaya naman buong galak ng mga kamag-anak na makitang buhay si Tatay Danny. Nakarating ito kay Herlyn at ang pagbabahagi niya, tumaas umano ang balahibo niya dahil ang simpleng pagtulong niya ay naging way pa upang mapagbuklod ang magkakalayong magkapamilya. Iba ka talaga Lord, ang lakas ko sa iyo at ginawa mo akong instrumento sa ganitong paraan, sabi pa ni Herlyn. Nangako si Herlyn na ipagpapatuloy niya ang pagtulong at nang makita ang tunay na purpose niya sa buhay. Gusto rin umano niyang masaksihan ang muling pagtatagpo ni Tatay Danny at ng kanyang kamag-anak. Tuloy-tuloy na nga ang pagtulong ni Herlyn. Sa katunayan, bumisita siya today sa Handicap Center Lourdes at pinasaya ang mga batang may kapansanan. At nakilala nga niya isang batang may multiple disabilities. At nangako si Herlyn na babalik siyang muli kapag pinalad na makatanggap ng malaking sahod sa YouTube channel niya. At sa darating na Coronation Night, sinabi ni Herlyn na ang pagsali niya sa Binibining Pilipinas ay nakapagbigay na ng liwanag sa buhay niya na may silbi pala siyang hindi basihan ang ganda. Bonus na lang umano kung pala rin siya makapag-uwi ng corona. Manalo man o matalo, masasabi niya sa sarili niyang worth it ang pagsali niya.